Gusto mo ba manalo ng kalapate? Na libre! Na winning line! Na legit! At sa talagang nagpapanalong pansir. So makinig ka mabuti, ito lang yung kailangan mong gawin. Mag-subscribe ka sa channel ng Briro Lop Official at sa kanyang page na Briro Lop Official, at pwede ka lang manalo ng kalapate. What's up sa inyo mga kanoo? For today's video, eto, maaga natapos yung karera natin ng kalapate sa second lap ng aming derby. Kaya naman mga kalapatis, dito na naman tayo magpo-focus sa mga pangkarpa natin dahil February, start na ng training. So hindi naging maganda yung pawian natin mga kalapatids dahil nung first lap, wala tayong clocker sa buong club. So namasakra tayo sa San Isidro. Pangalawang lap, kahapon Linggo mga kalapatids sa Arayat, Pampanga, ala na naman pong nag-clock. So sa dalawang pinauwi natin at kinarga, so wala po mga kalapatids nag-clock at wala pang umuwi until now Monday mga kalapatids. Out of 12 birds na lang yung natira sa second lap, eh wala pang clocker. Diyos may marimar na yan, di ko na alam kung bakit. So sobrang hirap talaga ng karera dito guys. So aminin man natin na rin di, talagang malapit yung karera namin, pero sobrang hirap ng sobrang kunat ng pauwian dito sa lugar namin mga kalapatids. Di ko alam kung bakit. So, siguro kailangan na natin bawasan ata yung Sierra Madre'ng kabundukan na yan. Napakahirap talaga. So, hindi na namin alam kung paano gagawin, kung paano sistema, kahit napaka-healthy ibon mo. So, hindi mo talaga alam kung uuwi sila or hindi. Hindi ko rin alam kung may lambat, hindi ko rin alam kung talagang natatapat lang siguro na hindi maganda panahon. Pero nung mga nakaraan kasi, okay naman, pero ngayon, sa taon ng 2023, medyo masaklap yung nangyari sa atin kasi dalawang beses tayo gumulong. Magkasunod pa. Tapos may umarimar na yan nung last sa club ng Karpa, ngayon sa club naman ng APA. At hindi lang ako, syempre, halos lahat kami. Lahat kami totally, gulong mga kalapatis kasi ala pa rin taong clocker. Diyos ko, 3 laps na nga lang yung derby dito sa kabilang club. Napakahirap pa. Kaya naman, move on na tayo doon mga kalapatis. Syempre, meron pa tayong mga Warriors dito. So lahat ito is panlaban natin sa March. Alright, first week ng March, second lap. So 5 laps yun mga kalapatis, ano? Papanggasinan naman yung laban natin. Kaya dito naman tayo magpo-focus ngayon sa mga Warriors natin na pang summer race. Pero wala man tayong umuwing kalapati kahapon, meron naman tayong, ayan, napapasok mga kalapatids. Shoutout nga pala kay Dugs na tumulong sa akin para mapapasok tong ibon. So ito, medyo madumi lang mga kalapatids, ano? Nagulat kasi ako, nandito sa landing board. So na-expect ko, ibon ko na dumating. Ang problema, alang sticker, iba pa yung singsing, kulay pula. Eh halos lahat dito, totally halos lahat ng singsing ng kalapati natin ngayon dito sa loop is kulay green. Kaya nagtaka na ako agad mga kalapatids na ito is dagit, tumukod. Kaya lang hindi rin siya kasama sa race kasi nga ala naman siyang sticker. Saka medyo ano talaga, medyo madumi yung ibon. Ito, medyo pang may kulay pink pa sa likod na ano, ayan oh. Baka nagsusubo siguro to. Baka breeder nila eh, medyo madumi lang talaga. Mapapansin natin. Ayan, buti na papasok namin kasi ala siyang pakpak. So, konti lang yung kanyang pakpak. Parang binunot to. Ayan, magkabilaan na binunot. So, patubo pa lang ibang part ng kanyang bagwis. Medyo maiksi pa mga kalapatids. Ayan o. White plate na blue bar na mayroong puti-puti dito. Ang kanyang ring band number, China. CHN 2023 0358532. Kunin nyo lang dito sa loob ko kung ano naman to. So possible bata mga kalapatids. Medyo payat na din. Ito, napapasok natin dito sa loob natin mga kalapatids. Sota pa, astigo. Sota pa yung mata. Ayan, dito sa kabila, orange. Dito sa kabila, ayan, bullseye mga kalapatids. So medyo parang malabo na kulay ng mata. Ayan o, diba? Parang bulding kung tawagin, pero bullseye dito sa amin yan eh. O, sota pa, di ba? O, maganda to. Alaga siguro ng bata to, mga kalapatid. Sota yung kanyang kulay sa bata, hindi po sa kulay ng kanyang balahibo. Pakipick up, mga kalapatid. Ibababa ko to doon para hindi mahalos ang mga, ito, Warriors natin. Kasi mag-start na nga yung training namin sa February. So, mag-cleansing na tayo. Gagawin na natin ulit yung program natin na deworming, flushing, paligo,
So yung mga basic mga alas para malinis yung ibon natin bago mag-training. So kailangan na natin gawin, mag-breed na naman, just memory bar. Walang katapusang breeding ng mga kalapatid. Sayang, kumuha na naman tayo ng ring. Eto, 10. Bali, 15 na pala kasi yung iba na isuksok ko na. Bali, 15 yung panlaban natin sa 2024. Eto, ayan. Sa club ng APA. Tapos sa club ng Carpa, yung kukuha siguro tayo muna ng 10 para sa ano, para naman sa winter to mga kalapatids, yung sa Carpa. So continuous breeding pa rin tayo sa mga kalapati natin. Ayan. So ito, meron tayo ditong 3, meron ditong 2, meron ditong 2 rin, dito wala pa. Dito meron 2, sila leader line ulit. Dito sa US bird natin meron isa, dito sa US natin meron ding 2. Tapos dito is merong 2 din mga kalapatid. Tapos dun sa kabila, mamaya pupunta tayo dun. So medyo marami na naman yung poproduce natin kasi marami tayo singsing na isusuksok. Bale, 20 plus 15, 25, 35 birds yung ating sisingsingan mga kalapatid sa this season by 2024. So medyo marami yun. Kaya naman medyo nabitin pa ako sa breeding kasi nakapokus naman ako sa breeding. Kulang lang tayo na sistema sa conditioning talaga, sa flying, sa mga flyers natin. Pero sa breeding talaga, eh talaga nakatutok tayo dito mga kalapatids. Ano? Kasi nga syempre, breeding is number one important sa pigeon racing. Right? Kaya naman, lahat na ng breeder natin, so sinalang na natin, etong mga to, lalagyan natin sila ng kapares today. 3 to mga kalapatids. Dito pa yung 2. So ito yung sa alpons natin, gawa nga ng yung isang alpons natin yung hen. Inano natin, kinrossbreed natin para sa gano'n, mas maganda yung ano, mas maganda yung panlaban natin, crossbreeding. So hindi ko sila pinagbangga nung parehas alpons. Tapos yung 11th overall, yung nadagit ni BJ, nandito din siya. So bale, sabi ko kay BJ, breed niya, kaso wala na siyang kulungan. So dito na lang daw namin ibibreed. Ito yung 11th overall champion na dadagit namin sa Apare, kasi Oski, kung di ako nagkakamali, Oski Duran mga kalapatids, ano? Dito sa US bird, ito parehas US bird to mga kalapatids, stock breed na, stock bird natin to. So meron silang 3 pero 2 lang yan. Yung isa dyan, anak din lang ng US bird na pinanlaban natin, yung 2 nga na natira sa flyer natin, kaso nga di pa umuwi. So baka hindi masubuan nung cock na nandun. So pinaposter ko na muna rito, hopefully hindi maging bansot. Kasi nga 100% naman, lagi tayo merong patuka sa tubig syempre mga kalapatids. Dito meron din 2. Ayan, medyo marami tayong i-harvest sa ano, itong 2024. So ito yung magiging kapares nung alpons natin. So ito checkered mga kalapatids. Ayan. So ito yung first day nila dito, first meeting, saka unang pagkikita nila. So hopefully hindi sila magbugbugan mga kalapatids, ano, no animal were harmed in the making of this video mga kalapatids, ano, Sky Lolo YouTube. Alright, breeding purposes only YouTube ha. Ito naman yung kaparis nung Badenbrook natin na pure, ayan. So itong bago nating ibon, Koopman mga kalapatids, ayan, testing natin. Oh, meron naman tayong bagong 3 hen. Testing lang ng testing, breed lang ng breed mga kalapatids. Laban na ng laban, huwag lang susuko talaga. Last but not the least, eto na yung kaparis nung 11th overall. Ayan, sa club ng AHPA. Ayan, ayaw lang mag-focus oh. Yan yung ano natin mga kalapatids, mga bagong ibon na susubukan. Saka ito mga kalapatids, so 3 to eh. So sana maging ano, mag-work sana yung breeding natin ngayon. Kasi okay na okay na yung kanilang mga katawan, condition na mga kalapatids. So doon na natatapos yung ating video for today's video. Medyo naging ano tayo ngayon, effective yung araw natin ngayon kasi dami natin nagawa. Kapaglinis, nakapag-general cleaning, nakapag-breed, nakapag-suksok ng mga inakain, nasingseng, club ring. So ganun talaga mga kalapatids, bawi na lang tayo. Pero syempre, huwag nyo kalimutan yung parapulatin sa February 14 yan, Valentine's Day. Magandang ano yun, pamasko, magandang regalo sa sarili natin. So subscribe mo na yung channel ni Briar Olof Official sa kanyang page. So yun lang gagawin mo mga kalapatids, libre lang, di ba? So winning line na, legit pang ibon from Tarlac, si Sir Bryro mga kalapatid. Kaya maraming salamat. Hindi na kalimutan subscribe na ko aming Pigeon TV. Click bell button para update ka sa mga video everyday. Para everyday, okay. Maraming salamat sa mga dive flying. Ingat mga kalapatids.